kailangan ng maraming ingredients available to lahat sa Pilipinas. Masarap na at healthy pa. Pero bago po tayo mag-umpisa, gusto ko po muna magpasalamat sa inyong lahat, sa suporta nyo at sa panonood nyo sa mga videos namin. Salamat sa mga kaibigan ko na si Team Injollipines, Dangsmi Bohol. Salamat sa inyong suporta. At salamat din sa mga kaibigan ko na si Sis Elia, Sis Raquel, Maring Lani, at... thank you po sa inyong lahat. Mag-umpisa na po tayo. Ito yung mga kailangan natin. Broccoli. Chicken. Para sa marination ng chicken, kailangan natin ng asin. Paminta. Red chili. Optional po yung red chili. Corn flour, flour, soy sauce, at oil. So, start na po tayo mag-marinate ng chicken, guys. So, lagyan na po natin ng asin. Red chili. Paminta. Corn flour. At yung all-purpose flour. Mix natin, guys. So, tapos na po yung pagmamarinate ko nitong chicken. Pwede na natin siyang iprito. So guys, tapos na itong chicken natin. Alisin muna natin.
Guys, tapos na po nating iprito yung chicken. So, ito yung chicken. Yung second procedure natin is, ito po, umpisan na natin. Maglagay tayo ng konting oil. Konti lang. Tapos, lagay natin yung ginger at saka garlic. Ito po na yung mga kailangan natin sa second procedure at garlic at saka yung ginger. Kinat ko siya ng pino na stripe. Eto. Lagay na natin yung ginger. So, medyo brown na itong ginger at saka garlic. Ilagay na natin itong sibuyas. Isang sibuyas ito na malaki, guys. So, i-fry lang natin hanggang maging konting brown lang siya. So, luto na yung onion natin. Guys, ilagay na natin yung soy sauce or toyo. Guys, i-check niyo yung lasa kung okay lang sa inyo. Tapos kung hindi, adjust niyo na lang kung maalat, dagdagan niyo ng tubig. Kung hindi naman sapat yung alat, dagdagan niyo ng konting asin. So guys, ilagay na natin itong chicken kasi kumukulo na itong mix nyo lang. Konting corn flour sa tubig. Ganyan siya. Konti lang, parang 1 teaspoon lang. Mix nyo. Tapos, ilagay natin para medyo lumabot siya. Ilalagay natin yung broccoli sa pinakahuli kasi yung broccoli is na-steam na natin yun. So, half cook na yun. So, ayan guys, pwede na natin ilagay yung broccoli. Mix lang para ma-over din yung broccoli ng mga ingredients. So guys, ayan, tapos na yung chicken with broccoli natin. Tapos na yung chicken with broccoli natin. Napakadali lang lutuin, tapos maunti lang yung ingredients, tapos masarap at healthy pa. Pwedeng-pwede to sa diet nyo.
So yan guys, pwede na natin i-translate sa pinggan. Kita-kits po ulit tayo sa susunod kong luto.